Makasaysayang araw po, it's Xiao Time! Sabi ng ibang tao, si Pangulong Ferdinand Marcos ang pinakamatalinong presidente ng Pilipinas. Na golden age ang kanyang pamumuno. Pinakamatalino, walang duda, pero golden age? Kailangan sabihin na contentious ito. Pero kung tutusin, yung mga planong itatayo pa lamang ng mga expressway sa bansa, kahit ang mga trend dito sa Metro Manila, kasama na sa nakita ni Pangulong Marcos sa kanyang hiraya. Visionary ang peg ni Lolo. Siyempre, long-term planning kasi sa isip niya, magtatagal pa siya at ang kanyang pamilya sa pwesto. Si Marcos at ang kanyang asawang si Ginang Imelda Marcos, in all fairness, ay malaki ang itinuon sa kultura at sining sa Pilipinas na hindi nagawa ng mga nauna sa kanila. Yun nga lang, sabi ng ilan, yung mga palabas sa CCP ni Ginang Marcos na mga ballet at opera, hindi naman ma-afford at hindi naman saswak sa panlasa ng masa. Pero okay lang, muli namang itinayo ang gumuhong lumang Intramuros at nagpatayo pa ng Nayong Pilipino. Pinaunlad pa ang sine Pilipino sa mga experimental films tulad ng Himala. At kung una ibinawal nila ang mga pelikulang bomba, ang rehimen na rin mismo nagbalik sa pagpapahintulot ng mga pene o penetration films para may diversyon ang mga tao. Siyempre, utang natin sa mga Marcos ang pagpapatayo ng mga Folk Arts Theater, Cultural Center, Philippine International Convention Center, Film Center, Heart Center, Lung Center, Kidney Center, National Arts Center, Nutrition Center, Population Center, Health Centers, at mga pabahay na bliss. Bagong lipunan, improvements of sites and services. San Juanico Bridge, marami pang tulay, mga kalsada, ang Pan-Philippine Highway, at ang pagpapakuryente sa halos lahat ng bayan sa buong Pilipinas. Marami talagang nagawa. Biruin mo, 20 years ka sa pwesto, 14 years dito, walang kumukontra sa'yo. Marami ka talagang magagawa. Pero sabi ng mga eksperto, ang mga pabahay halimbawa ay ipinatayo sa mga lugar na madali itong makita o showcase tulad ng Metro Manila. Ang informal settlers kapag may VIP na bisita ay tinatakpan ng matataas na puting pader. Imbis na masok po, lalong lumala ang rebelyong komunista at nadagdagan pa ng rebelyong Moro. Gayun din, ang mga utang natin sa kanila ay naging utang natin sa ibang bansa. Lumobo ito mula $360 million noong 1960s, naging $28.3 billion noong 1986 na patuloy nating binayaran. At kung 30 years matapos ang rehimen niya, hirap pang makabangon ng bayan ay dahil sa kanyang rehimen nagsimula ang pagbagsak ng ating ekonomiya. Bumaba ang halaga ng piso kontra dolyar from 1:3.9 naging 1:19.030. Unemployment rate mula 6.25% naging 11.058%. Poverty incidence 41% noong 1965 naging 58.9% noong 1985. At sa pagbibigay ng lubos na kapangyarihan sa militar, 34,000 ang nagdanas ng makahayop na pagpapahirap, 3,240 ang nawalan ng buhay, nasira ang kanilang mga pamilya. At dahil hindi nagtugma ang kanyang kita sa income tax returns sa kanyang bank deposits na nakapangalan sa mga alias, ibinalik ng mga bangko ng Switzerland sa pamahalang Pilipino ang tinatayang $680 million ng kanilang mga deposito na kanilang nahanap. Kung golden age ito, bakit nagkaroon ng EDSA? Kilalanin natin ang mga magagandang nagawa ng mga Marcos, pero matuto din naman tayo sa kanilang mga pagkakamali. Ako po si Xiao Chua, Pas Television ng Bayan. And that was Xiao Time.